Okay, so ito, i-install na natin ngayon yung radyo sa ating sasakyan. Pero bago ang lahat, kailangan natin muna tanggalin tong original frame na yan para mapalitan siya ng bago, no? Na ano, yung bagong frame. Meron siyang mga endpoints ito na pwede mong gamitan ito, yung mga pang backlash. Ito yan. Meron siya ditong spot dito, may spot dito, at alam ko parang dito rin eh. Pero hanggat maaari, gagawin natin is mas minimal lang na part yung ating gagamitan nito. Kasi di naman sa pag-aano, although yung tool talaga nito is pang backlash na mga ganyan, hindi mo pa rin maiwasan na magkaroon ng mga chipping, no? Yung masira tong mga plastic na to, yung mga along the ridge na yan. So kailangan natin mag-ingat para magawa natin yun. Okay, bali ayan, natanggal na natin yung frame ng sasakyan natin. Ito siya, wala na nakalagay. Ito yung nakalagay na frame. Plan ko talaga dito is itong air vent na to. Parang gusto kong gawing silver yan eh. Katulad nito, kulay silver. Para naman di siya plain na black lang ano. Tapos yan, tatanggalin natin itong mga hazard, yung clock. Ililipat natin lahat yan doon sa ating bagong frame. Ayan, kung makikita niyo ito yung mga white na clips. Ito yan, yung mga yan. Yung sinasabi kong white clips na ililipat natin doon sa ating bagong frame. Lahat yan. Meron yan dito sa gilid. Yan, ito pa. Ililipat natin yan lahat doon sa ating bagong frame. Ayun, so backlash na yung ating radyo. Yan yung mga wiring niya. Umalis tayo ngayon para ikabit yung head unit natin. Bali, ang kailangan ko lang naman kasi is yung ano eh, yung parang pinaka ano niya, wiring niya. Kasi hindi ako marunong mag-electrical. At syempre, dito ko din nila ang sasakyan natin kay RJ Car Aircon and Auto Electrical. Ba't ko nasabing dito ko din nila ulit? Sa mga upcoming videos natin, malalaman ninyo kung bakit. Ibang issue na naman yon and clue tungkol sa aircon natin. But before that, again, dito ko nga siya din nila. Check nyo na lang yung kanilang number, yung kanilang location. Ilalagay ko rin sa description below para in case meron kayong concern or problema sa inyong aircon or anything that involves auto electrical, dito nyo dalhin kay RJ Car Aircon and Auto Electrical. Oo. Ayun, Android na nga. Cellphone, laki eh. Tablet. Oh, parang tablet nga eh, no? Busan. Yun! Ayip! Yun. So, kagagaling lang natin sa electrical shop at naayos nila yung linya ng ating head unit. Mamaya natin ibabalik yung mismong itsura niya kasi nga may mga balak pa akong upgrade dyan, like magpipintura pa ako, ganun. Sad to say lang na hindi gumana yung ating steering control sa itong mga to. Kasi ano, hindi compatible yung nakakuha ko na ano, na clock spring. Yan. Hindi naman siya sayang kasi itatago ko lang siya. Tapos, kabit natin pagka meron ng ano, available na compatible na ano, na clock spring. Ang option ko dito is option 1. Pwede akong bumili ng isang buo ng steering wheel na may kasama ng audio controls doon. Pero medyo pricey, or maghanap talaga ako ng wiring nito na magpapa-function dito. Yun lang. Okay, tuloy natin sa bahay yung paglalagay ng mga anik-anik dyan. At ito, pininturahan ko na rin ang ating aircon vents ng silver. Uy. Okay, ayan, update sa ating project. Naka-install na siya ngayon sa ating sasakyan. And ayan, kung makikita ninyo, nag-upgrade din ako dito ng mga ilang bagay. Gaya nito sa may aircon vent natin. Ano, in-sprayan ko yun ng color silver. Then, pinatungan ko ng matte na clear para protection na rin sa kanya. Nagkaroon ako ng problema konti doon sa mounting niya or sa lalagyan niya kasi
medyo masikip. So, nalagang nag-modify pa ako dyan. Kasi, well, sa bagay, hindi naman kasi ito original na frame niya, no? Kaya medyo talaga may problema sa fitting. Pero overall naman yan, kahit pa paano na itawid natin yung paglagay. Tapos ngayon, nag-update ito eh. Nag-update siya ngayon. Kinonekta ko muna sa wifi namin sa bahay para mag-update siya. Yan ha, nagawa na siya ngayon. And so far, hindi ko pa naman siya fully nagagamit na. Pero natry ko na kahapon yung navigation niya. Accurate naman so far, no? Real time naman siya sumusunod eh sa biyahe na or sa biyahe ko. Kung saan ako, andun din naman yung eksaktong location ng sa maps. So parang okay naman siya so far. Performance so far okay din naman. Maganda yung audio niya. Malinaw yung audio niya. Daming settings na hindi ko pa nagagalaw. So bali ngayon, lalaroin ko muna. Titignan ko muna yung mga iba niya settings. So far in-upgrade ko muna siya sa OS niya na latest para mas magamit natin yung kanyang features. Baka mas marami pang bagong themes, no? Next na gagawin ko dito is i-review ko siya. Let's say nagamit ko na siya after a week or a month. Then pag all goods naman, again, ibibigay ko sa inyo yung review ko about dito sa head unit natin. Kasi ngayon, hindi ko pa talaga siya totally mabigyan ng opinion ko kasi hindi ko pa siya talaga nagagamit ng maximum. And yun, ito na, nag-open na siya with the latest Android OS. Opinion ko lang sa kanya so far, medyo may sound yung kanyang fan. May fan kasi sa likod to pa rin siya mag-overheat. Pag naman may sound sa to, hindi naman na maririnig eh. Pero hindi naman siya yung nakakirit ha. Tamang ano lang, normal naman yun. So parang hiyaan mo na lang. And then pag naman may sound sa to, hindi naman na problema, hindi mo siya maririnig. So yun lang naman, at least okay na to ngayon ng upgrade ng ating head unit. Watch out na lang kayo sa review ko sa kanya. Tingnan natin kung ano yung performance niya and hopefully wala namang maging problema. So yun lang, thank you so much for watching and as always, stay chill!